magandang buhay! So ngayong araw pong ito, nandito tayo ngayon sa loob ng Butterfly House. Kasama ko si Kevin, ang aking anak. Kasi ngayon, ipapakita ko sa inyo dito lahat ng butterfly dito sa loob. Yung iba't ibang species, kasi meron akong 5 species dito ngayon. So panoorin nyo po! Ito po yung tinatawag na birdwing butterfly o kaya Troides radamanthus. So ito yung Troides radamanthus or the golden birdwing. Ang Troides radamanthus ay endemic sa Pilipinas. So ang ibig sabihin ng endemic, dito lang sa atin makikita, pero kung makakakita tayo nito sa ibang bansa, so ibang species na rin po yun, parang kasing katulad din ng birdwing. So, ang pakpak niya ay sumusukat ng 14 cm at kabilang siya sa pamilya ng Papilionidae. So, halos magkasing laki sila ng Papilio romansubia. At tinahalin tulad din siya sa ibon kasi kung lumipad siya ay para siyang ibon na maliit. At ito namang nasa damit ko, yung nakikita nyong lumilipad na yan na marami, ito po yung Papilio demolius. So ang Papilio demolius ay kabilang din sa pamilya ng Papilionidae. So ito ang buhay nito ay umaabot lang ng 7 to 10 days. Pagkatapos magmate nung lalaking butterfly, so nauunang namamatay yung lalaki. Naiiwan yung babae kasi naglilay pa siya ng itlog. So ito po yung Papilio demolius. So ang Papilio demolius ay maamo sa tao. So dumadapo talaga siya sa tao pag pumapasok dito sa loob ng aking butterfly house. Hey, ako na po ang nagpropagate nito lahat. Look, the beauty of nature. Ayan, so ito ay new hats pa lang na nanggaling dun sa aking propagation area. Hawak ko, ito po yung Papilio romansubia. Ayan po, napakaganda niya. Kapareha siya, kasing laki siya ng birdwing. So, ito po yung romansubia. Ayan. So, ayan po. Malapit na siyang mamatay, kaya nasisira na yung pakpak niya. So, pakawala na natin. So, ito naman yung Scarlet Mormon o kilala sa tawag na Papilio romansubia. So magkapamilya sila ng birdwing. Parehas silang pamilya ng Papilionidae. So ang romansubia ay matatagpuan dito sa Pilipinas, pero meron na ring na-record na makikita rin ito sa Taiwan. Sa ito namang hawak ko,
ito po yung dati kong linag. Ito yung Papilio politis. Ayan, nagme-mate silang dalawa. Yung nasa ilalim ay ang yung ano, yung lalaki, at yung nasa ibabaw ngayon ay yung babae. Sobrang init ngayon. Ito naman yung Papilio politis. So ito yung common species of swallowtail butterfly. So, ayan, nagme-mate sila. So makikita nyo, ito yung nasa ibabaw ay yung babaeng butterfly na common mormon, at yung kulay black ay yun yung lalaking butterfly. So hindi lahat ng kulay ng black ay lalaki, meron din siyang babaeng butterfly. Tapos yung red na may meron sa baba, yung pakpak, hindi rin lahat babae yung ganung kulay. Meron din lalaking butterfly na merong red na nasa baba. Ito naman ang bulina, Hypolimnas bulina. Yun yung nangingitlog sa kangkong. So ito naman po yung blue moon butterfly, o mas kilala siya sa tawag na Hypolimnas bulina. Nabibilang siya sa Nymphalidae family ng mga butterflies. So ang host plant niya ay kamote, talbos ng kamote o kaya kangkong. So ito ay maamo rin sa tao. So pag pumasok kayo sa isang butterfly house, garden, so tadapo talaga sa inyo ang blue moon butterfly. Ayan, so marami na pong nag-hatch dun sa pupa. So ito lahat ay 37 pieces na butterfly. So lahat ito ay Demolius. Ayan, yung iba kanina pinakawala na namin. Tapos ito yung pangalawang hatch niya. So bali lahat ay nakikita nyo, lahat po yan ay Demolius. So ayan, 37 pieces. So pakakawala na natin siya dito sa loob ng butterfly house. So ayaw pa nilang lumabas kasi new hatch pa lang po. Kaya medyo yung pakpak nila ay hindi pa gaanong lumilipad. Labas na! Merong isang bulina. Ayan. So masama ang panahon dito sa amin ngayon. Kaya yung mga butterfly ay hindi gaanong active lumipad. Kasi wala nga ang araw. Tsaka malakas ang hangin. Kaya nakadapo lang sila. Pero napakarami na po ng butterfly dito sa loob ng aking butterfly garden. Kasi halos sabay-sabay nag-hatch yung mga pinakita ko sa inyong pupa. So halos lahat ay nagsilabasa na. At halos karamihan sa kanila ay Papilio demolius. So ito po kasi yung masipag mangitlog, ang butterfly na to. Ayan, hindi pa gaanong ano yung pakpak nila, kaya hindi pa sila lumilipad. Lalo malakas ang hangin. Na ano yung ano nila, oh. Ay, kawawa. May isang abnormal. So ito po, oh, yung isang abnormal na butterfly. Nung mag-hatch, hindi siya humanap ng makakapitan. Kaya ayan. Kawawa naman. Na ano sila ng hangin. Kapit na. So ito naman yung paper kite, o mas kilala dito sa atin na Idea Lyokono. Ito ay madalas ginagamit sa mga kasal ang ganitong butterfly, kasi ito yung isa sa pinakamaamong butterfly. Kasi once na dumapo sa'yo, matagal siya bago umalis sa'yo. So ang wingspan niya ay umaabot ng 12 cm to 14 cm yung wingspan niya.
Tsaka ang lifespan po ng butterfly na to ay umaabot siya more than a month ang buhay ng paper kite. At ito po ay poisonous sa bird kasi nung time na caterpillar pa siya, yung host plant niya na kinakain ay yun po yung poisonous. Pero poisonous siya sa ibon at maliban po sa ibon sa ibang predator. Pero sa tao, hindi naman siya poisonous. At yan po yung mga butterfly kong napropropagate. At sana madagdagan pa, dumami pa ng dumami. As bago po tayo mag-end, gusto ko lang po sanang magpasalamat sa lahat ng mga subscriber ko, sa walang sawang panunood ng aking mga video. Thank you so much. Hindi ko na iisa-isahin. Alam nyo na kung sino yung pinapasalamatan ko lagi. Sa mga OFW po, ingat-ingat kayo palagi sa trabaho nyo. Shout out sa kapatid ko na nasa Malta, si Eric. Ayun, ingat, tugang. At kay Ate Mila at saka sa nanay ko na nasa Canada. Thank you so much sa pagsuporta sa akin. Thank you. Bye-bye. God bless po sa lahat.